What's up sa inyo mga kalidso, no? So ngayong araw is mga ngalikot na naman ng inyong Papa Jack Moto. Sa kadahilan ng kasi na yung pinaka nabili natin na hazard switch na nabibili sa aftermarket, bumigay na. So mura lang naman kasi to, sabihin natin 60, 50 pesos lang naman kasi. So for sure yung pinaka durability niya hindi ganun katagal, no? Nakakapag hazard naman ako. Yun nga lang, pag gusto kong mag-left, hindi na siya kumakagat. So possible, lumuwag na yung pinaka mga connections na ito sa loob. So ayoko na rin namang buksan to para i-repair, or ayoko na rin bumili ng tipong kagaya nito. Unless talagang bibili mo is yung SGP talaga, sabihin natin 300, 250. So masyadong mahal para sa isang switch. So it's up to you mga sir kung bibili ka nung ganung kamahal na, I guess mas durable yun. Pero I don't know kung yung ibang gumamit din nun is bumigay na rin yung pinaka connections nun. So ang alternative ko, at least ito, separate switch siya using hollow switch. Then I guess ito talagang ano na siya, lifetime na siya, matibay na siya kasi walang mangyayaring loose connections dito. Tsaka dun sa mismong design din kasi ng hollow switch is maporma rin. Ilaw din kasi siyang kasama. So ang gagawin kasi nating setup dito is once na pinindot mo yung hollow switch, nagbiblink din siya once na mag-hazard ka. Pati yung pinaka hollow switch mo, parang nag-hazard din siya, no? Okay, ito yung pinaka wiring diagram natin dyan sa may hazard using hollow switch, no? So ito, battery, ignition switch. Ito yung hollow switch. Positive and negative ng hollow switch. Diode. Ito yung sa may signal light natin. So ito yung switch. So yung nakikita nyo na na-switch natin sa may left. Ito yon. So yung may tatlong wire yon, yung left, right, saka yung pinaka-common natin. So para magkaroon tayo ng sabay na pag-ilaw when it comes sa apat na ilaw na to, kakailangan nating masupplyan tong dalawa na to ng positive. So para mangyari yon, kakailangan natin ng diode at ma-activate natin siya using hollow switch. So sa wiring diagram na to, ang gagawin natin, yung common, normally open, ng hollow switch lang ang gagamitin natin. Yung normally closed, disregard na natin yun siya. So unahin natin yung sa may diode. So yung diode, dalawang diode gagamitin natin. Pag-connectin mo siya, magkasama. Yung silver lining nga, kasi ang itsura ng diode ganito. Ito symbol yung ginawa ko na yan. So ito yung itsura ng diode. May silver lining dito. So yung silver lining nakatapat doon. So dalawa sila. So itong wire na to, dalawa na ito, pagsamahin mo siya, then itap mo siya sa may normally open. So yung isama mo na rin pala yung positive ng hollow switch. So yung normally open, saka itong dalawang diode na to, saka itong positive, pagsamahin mo yun siya. Ang mangyayari kasi dyan, hindi iilaw yung LED natin ng hollow switch once na kahit i-on mo yung ignition. Meron kasing iba na nag-i-install niyan. Ang nangyayari, itong positive, tinatap nila sa ignition switch. So, ang mangyayari, pag on ng ignition switch, iilaw na rin yung LED ng hollow switch natin. So, sa atin, ayoko kasi nung pag binuksan ko yung ignition switch, bubukas na rin yung ilaw ng LED. So, ang mangyayari dyan, sa ganitong setup, once na inactivate lang natin yung hazard, doon lang iilaw yung pinaka LED ng hollow switch natin. So balik tayo dito. So ito diode yan. Tapos itong common, itatap mo siya papunta doon sa common ng switch natin. Common ng hollow switch ha, itatap sa mismong common ng pinaka switch. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung pagtatapan natin ng mga yan. Then ang natira na lang, itong kabilang end ng diode. So ito kasi is anode, ito cathode. So yung anode, ulitin ko, kukonnect mo siya sa normally open, saka sa positive ng hollow switch. Then yung anode side ng diode natin, ito ikukonnect mo siya, either magkabaliktad, okay lang naman. Ito pwedeng dito
sa may right switch, while itong isang end ng diode dito sa left switch. So ang natira na lang pala is yung negative. So ito, irekta mo na to sa mismong body ground, or much better, sa negative ng mismong battery natin. So mangyayari diyan, so once na mag-on ka ng ito, 'di ba, live connection to. So hindi kasi niya matitrigger to, hindi niya mabibigyan ng supply to hangga't di natin in-on yung ignition, no. So once na mag-on ka ng ignition, no, so papasok yung kuryente dito. Yan. So ito, hindi pa to natitrigger, ha. So balik muna tayo dito. Ito ignition switch. Pag in-on mo yung ignition switch, masusupply niya yung switch mo, yung stock na switch mo. So tambay lang dito yung pinaka current flow niyan. So dito sa hollow switch, ang mangyayari, once na nagpinindot mo siya, ito kasing normally close, yan yung pinaka off natin. So di-disregard na natin yan, di natin siya gagamitin. So once na pinindot mo naman yung hollow switch mo, common and normally open yung magkakaroon ng connection. So once na pinindot mo yung hollow switch, gaganon siya, no? So ngayon, masusupplyan niya tong hollow switch mo. Pag in-on mo yung hollow switch, masusupplyan niya tong diode, mapupunta to. Dalawang positive, masusupplyan niya yan. Iilaw ngayon yung dalawang signal light mo. Ginagamit din yung diode madalas sa passing switch. Nag-horn ka, pero sumasabay yung headlight mo. So hindi bumabalik. Continuous flow lang siya. Yun yung purpose ng diode. So gawin na natin yung pinaka wiring na ito. Pakita ko na sa inyo kung paano siya ilalatag dun sa mismong motor natin. Okay? Okay, so sa mga kailangan natin. So kailangan natin ng panghinang, soldering lead, electrical tape, yung diode, dalawa, hollow switch. Tapos yung ganito, yung female spade. Kasi dito natin ilalagay yung diode. Pag ganyan kasi yung gagawin natin. So ganyan ang mangyayari sa diode para hindi rin para malinis ng tignan, okay? So additional na lang din yung wire. So yung wire, automotive wire ang gagamitin nyo, hindi yung wire ng mga pang speaker. So bili lang kayo nito, siguro mga 10 pesos per meter. Ang size nito is 18 gauge. Then yung mga wire stripper, long nose, saka yung pliers. Okay, so gawin na natin to. So gamit yung diagram natin. Okay, so unahin natin sa may hollow switch, no. So makikita nyo rin naman sa loob nito yung common, normally open, normally close, positive, negative. So makikita nyo naman dyan. So normally ang positive is color red. So ito sa baba is common. Ito normally close, kina natin yung gagamitin. So yung nasa gitna na wire is normally open. Ito negative to, yung black wire. Ito, pagsamahin natin yung normally open siya positive, ilagay natin dito sa female spade terminal. So kabit ko muna. Silver lining, ah. Tandaan niyo maigi. So yung silver lining doon yun sa may switch yan, sa may mga signal light yan. Ito yung sa kabilang side, papunta yan dito sa normally open natin saka sa positive. So hinangan ko rin to para mas stable yung connection. So nahinang ko na siya, di ganong kaganda, eh. Tapos balutan na natin ng electrical tape. So pag tipong ayaw nyo naman yung maghinang or wala kayong panghinang, pwede nyo rin namang iipit yan dyan. So ibalunbun nyo lang yung wire, tapos i-connect nyo lang dito sa diode. Then make sure nyo lang talaga na maganda yung pagkakabit nyo para hindi magkaroon ng loose connections. So ito, lagyan natin to ng wire, papunta to sa may signal switch natin, left and right signal switch. So ito yung papunta ng signal na switch natin. Ayan. So hinangan ko na lang din para mas okay.
So ayan, nabalot na natin yung diode nyo. So nagsama natin ito, yung common, lagyan natin ng wire. Tansyahin mo na lang siya hanggang saan para hindi ganun kahaba, hindi rin ganun kaikse. So ang natira na lang yung negative. So lagyan din natin daw ng wire papunta dun sa mismong negative ng battery natin. Okay, so binaklas ko yun dito sa may manibela. So ito yung sa mismong ano natin, signal switch, left and right. So ito yung nasa baba sa busina yan. So ito yung sa signal switch natin. So may nakikita kayo dyan na wire, light blue. Ito yung green, hindi siya totally green eh. Then black, mint green na lang. Yan. So yung left mo dyan is yung black, yung mint green is right signal, while yung light blue is common. So yung common ng halo switch natin, so binuksan ko na rin kasi to. So ako kasi i-splice ko na lang siya, no? Kasi ang hassle din pag tipong dito tayo magtatap, ito natin lalagay yung mga connections, baka magkaroon ng loose connections yan pag inipit lang natin dito. So ang gagawin ko, i-splice ko na lang din to. Ngayon, tin-raise mo siya dito, i-splice ko yung mga specific wire. So kung ayaw mo naman mag-splice, gamit ka ng ganito. Yan. Iipit mo yung wire na pagtatapan mo nito dito. Gagano mo siya. Then i-coconnect mo yung wire dito. Tapos ipapasok mo siya dito. Gaganyan mo siya. So malinis din yung wiring mo. Walang actual splice kasi ito yung mag-i-splice sa kanya. So ganito yung sample ng pinakita ko sa inyo kanina. And ito yung mismong nag-tap sa kanya, tapos dito mo i-coconnect yung specific na wire papunta dun sa hollow switch. So ganito magiging itsura pag ginamitan mo siya nung T-tap connector. So ito yung mga T-tap connector na yan, oh. Ganyan siya. So dito siya nakalagay. Pero okay pa rin pala, no? So kasi nagagalaw naman yung pinaka-connector. So nakaganyan lang siya. So kahit mahaba siya, hindi naman siya totally haharang. Pwede natin siyang doblehin din ng electrical tape. So ganyan na lang gagawin ko. Hindi ko na siya itatap lang ng normal. So gagamit na lang tayo ng T-tap connector. Okay. Bago natin i-fix yun dito, so hanapan muna natin siya ng paglalagay ng hollow switch. So ito ang masakit sa part na to, magbubutas talaga tayo. So dito ko siya ilalagay. Yan, para kita rin na once nag-assert tayo, kita rin na nagbiblink din yung hollow switch natin. So yun lang din na masakit dito mga sir, kailangan mong magbutas ng pairings. So mga ka-lead, so tapos na tayo dito sa paglatag ng mga wirings. So nalagay ko na rin yung hollow switch natin. Ayan siya, malinis naman tignan. Hollow switch natin andun sa ilalim yan. Ito na yun siya. So mamaya linisin ko na lang din, lagyan ko ng electrical tape. So pinagapang ko yung wire ng common, ng normally open, saka ng positive dito. Tapos yung negative ng hollow switch, tinap ko na doon sa battery negative. So pansamantala lang naman yan. So dito nga kasi sa wire ng ating stock na switch, ng signal switch, merong color light blue, mint green, saka black. So yung light blue yan yung common, yung mint green yan yung right signal, yung black is left signal. So as I've said earlier nga dun sa ating hollow switch, yung common itatap mo sa common din ng ating stock na switch. So ito yon. Yan. Well, yung normally open and positive ng ating hollow switch, pagsasamahin, ikakabit sa diode na dalawa. Then yung diode, yung kabilang side ng diode is lalagyan ng wire, dalawa rin, papunta sa left and right signal ng ating stock switch. So ito yon, black at saka mint green na color. So ganito na lang din yung ginawa ko, nilagyan ko siyang T-tap connector. So tatlong options ang gagawin mo. So ito yung una,
Pangalawa, yung mag-splice ka na lang dito sa mga wires na to, then balutan mo siyang electrical tape, then ibalot mo na lang siya ulit. Pangatlo, pwede kang mag-ipit dito ng wire. Yan, manipis na wire lang din. Ipit mo siya dun sa loob ng socket na yun. Tapos siya ka mong ipapasok ngayon tong pinaka-socket. So, tatlong option yun. So, nasa inyo na lang kung paano mo ikakabit. Pero ito, ganito ginawa ko, T-tap connector para secure din yung connection. So, linisin ko na lang ito. Mag-testing tayo. Park light lang. Park light on lang. Try tayo yung headlight. So, try tayo ng left signal. Okay, right signal. Ngayon, hazard. Off hazard. Okay. So, yung setup natin dyan is gamit yung ating low switch. Yan. So, once na nag-hazard ka, pati yung low switch mo nag-hazard din. So, check natin sa likod. Ayan. Working din siya. Sa harap. Okay. Walang hyper flash. Working lahat. So, ayan. Tapos na yung ating tutorial dito sa pag-DIY ng hazard using hollow switch. So, I guess perfect naman yung ating ginawang hazard, wala naman siya siguro magiging problema dito. Kasi yun nga, ginawa ko, hininang ko talaga siya para hindi siya magkaroon ng loose connection. No? So, yung paggamit ng hazard, gamitin din natin ng tama. No? So, usually, ginagamit lang siya pag tipong emergency. So, yung ano pala neto, yung relay pala neto, pinalitan ko na rin siya. So, hindi na siya yung stock na relay natin. Okay. So, I hope to see you on our next vlog, mga kalidso. Ride safe sa ating lahat. Peace out.